What's up, mga kayeses? Nalalapit na naman po ang summer at syempre usong-uso na naman ngayon ang mga private pool. Kaya kung hanap nyo mga kayeses ay isang private pool, meron po kaming i-recommend sa inyo dito sa Barangay Nalhaya, Victoria, Laguna. Tara na sa Tope'S Villa at samahan nyo kami at alamin natin ang magandang istorya nito. Let's go mga kayeses! We'll be right back.
What's up mga kayeses? At isa na naman pong inspirational story ang inyong matutunghayan. Siyempre makakasama po natin ang nagmamayari po ng Tope'S Fila, si Mr. Daryl Tope. At siyempre pagkatuntuhan po natin kung paano siya nag-umpisa sa ganitong klaseng business. Yeah, siguro pinakamaganda niyan, paano talaga siya pumunta sa stage ng pagiging entrepreneur. Siyempre, gusto muna natin pasalamatan, partner, dahil inanyayahan tayo at nandito tayo sa napakagandang villas, Tope'S Villa, dito sa Barangay Nanhayan. Yan. Sa Victoria, Laguna. Alright. Kasi, si Sir Tope kasi, ay medyo interesting yung story niya. Oo. Okay, bilang young entrepreneur. So, and for sure, yung mga kayas natin yan, pag panoorin niyo 'to mabuti at sigurado marami kayong matututunan. Po at sumurang-murang edad, di ba? Meron siyang sa napakamurang edad. Baka kasunod yung buko. Napakamurang edad is naisipan niya ang ganitong klaseng business. Pero ang alam ko kasi hindi lang naman ito talaga yung business niya. Meron talaga siyang sariling business din. Yan, so this is a family's business also. Yan. Okay. At siyempre siguro pinakamaganda ay magkwentuhan tayo ni Sir Daryl about sa kanyang sarili or sa kanyang paano siya talaga nag-umpisa. Siyempre, alamin natin sino nga ba si Tope. Yeah. Ganun na yung question, di ba? Sino nga ba si Tope? Ano nga ba si Tope? Ayan. Unang tanong, Sir Tope, ready ka na ba? ready ka na ba, Sir Daryl? Sige. Yan. Alright. So ang unang question, siyempre, sino ba si Sir Daryl nung unang panahon? O nung lalo na yung kabataan niya, ayan. Yeah. Siyempre kasi sa mga viewers pala natin, no, si para tawag dito for your information lang, si Sir Daryl po is may kayang buhay. Okay, kaya lang siyempre alam natin yung ibang mga may kayang buhay, karamihan siyempre ibang landas ang napupuntahan dahil parang tinitake for granted. Mm-hmm. Okay, pero ito si Sir Daryl, ito ay kakaiba. At siyempre, siya na magkukwento kung paano. Paano nga ba nag-umpisa at ano nga ba? Ano nga ba si Mr. Daryl Tope? Sino nga ba si Mr. Daryl Tope? Well, I'm Dan Daryl Tope, 35 years old from Victoria, Laguna. Way back college life. Ano ako niyan? Siyempre, ano kasi ako eh? Easy ano nga ako eh. So, easy go lucky. Oo, paano lang. Gala-gala, ganyan. Typical na yung edyo na gusto yung mga ganito lang. Gimmick, sa mga club. Then, barkada. Inom, ganyan. Actually, wala man akong talagang inom lang. Wala akong bisyo. Yun lang. Siyempre, then, tumatanda na, then ganyan. Nagkaisip na rin na bakit ganito na lang ba ako lagi? Ito na lang ang buhay ko, parang gano'n. Kasi naranasan ko na yun eh. Kumbaga, yun na lang ba? Parang hindi naman sa nagsawa, gusto ko pa rin. Pero lagi na lang bang gano'n? Naisip ko na bakit hindi ko naman iba yung ako sa buhay, goal ko. Actually, nag-abroad ako eh, after kong mag-college. Although, nag-work muna ako after ko ng college. Then, natambay ulit ako eh. After ko nang nag-work, tumambay ako. Then, nagpunta ako ng, siguro mga 26 ko nun. Nagpunta ako ng Canada. Nag-work ako doon. Naranasan ko dun yung paanong naging OFW. Yung hirap ng buhay na OFW. Nag-construction ako, pumasok ako sa restaurant. Talaga nag-construction po kayo sa Canada? Nag-construction dun sa mga... Kasi wala naman akong permanent dun eh. Uh-uh. Kumbaga ako nung tita ko, in-invite lang ako parang ganyan. Then, pero ano po yun, Sir Daryl? Yung pagpunta niyo po ng Canada, is that your choice or pinapunta ka niyang family? Pinapunta din, choice ko na rin kasi parang kakaiba rin na maka-experience ako ng... Although nag-abroad na kami before, mga family ko, travel. Iba yung nandun ako sa Canada eh. Iba yung feeling mo na nagpunta ka doon bilang hindi lang para magtrabaho. Hindi lang tourist. Hindi magtrabaho. So naranasan ko ngayon, nag-work ako sa Canada as
una, siyempre, nung nandun ako, ano lang, tourist lang ako nung una, hanggang sa nakahanap ako ng work. Pero nung una, ano lang ako, part-time, ngayon nga, nagtrabaho sa, as a construction worker, then sa hospital, may, kasi tita ko, nag-work sa hospital, so tumutulong din ako sa kanya doon. Deliver, ganyan, mga food, mga Pilipino doon, kasi mga Pilipino food, dinideliver namin sa hospital. Yun yung mga extra income? Oo, extra income ko doon. Oo, part-time ko doon. Okay naman kasi at least nakaka-survive. Yeah. Then one time, mayroong isang Pilipino na nag-offer sa amin ng job. So, tinik na namin para may mga Pilipino din mga kasama ko doon. Ano siya, sa Subway, Subway Cafe. Then sa, ayun, lalo ko na, kasi malayo yung lugar. So, from sa tita ko, sa, kami, sa Quebec, napunta kami ng Alberta. Then from Alberta, punta pa ako. Kasi malayo eh. Malayo talaga siya sa Lockfleet, I think. Part pa rin naman siya ng Canada. Oh, Canada pa rin siya. Kasi lang, sobrang remote na nung lugar. Kasi dinidevelop pa lang. Kasi ang Canada, hindi pa naman ganyan ka-develop talaga yung mga nila, yung mga lugar nila. So, sobrang laki kasi. Sobra, grabe. Then, ayun na nga, mag-work na ako doon, full-time. Ito, full-time na. Kung makita nyo ako ngayon, ganito ako taba. Kung makita mo ako way back, payat ko, sobra. Unlike. Kasi, naglalakad lang po ako. Papunta from work. From your home to work. Naglalakad lang ako sa papunta ng work kasi wala naman ako sa kaya, ano mga. Ano. Gaano kalayo? Gaano kalayo? 30 minutes walk. 30 minutes ang walking mo. Then it's almost 1 hour back and forth. Lalo na pag umaga kasi napakalamig sa kanan. Kung papalamig na siya, naglalakad ako sa snow. Kumakain mo, sabi ko, ano ba itong ano ba itong pinuntahan ko lang? Itong ginawa ko dito? Ano nga sa exciting naman? You all have the man in dito sa Pilipinas. Meron naman talaga siya, di ba? I mean, hindi kahit yun yung nagawin yun, pero ginawa niya. Ang saya kasi, masayang mahirap kasi siyempre, nararamdaman mo yung pag kumikita naman, siyempre, sarili mong pagod yan, hirap yan. Hindi naman laging kasi may mga Pilipino naman na mga nakasama doon, may happenings din naman. Ang mahirap lang nung nag-birthday ako eh. Yan sir yung mga isang moment na hindi mo makalimutan. Yung moment na nakapag-decide ka kasi talaga. Solo ka lang, nagse-celebrate ka, wala akong pamilya, ganyan. At least alam natin ngayon kung ano nararamdaman ng mga OFWs. Correct. And then sir? Ang hirap. Sabi ko, ayun. Kinaya naman. Lakas sa loob. Kailangan. Bakit doon ka? Kasi, pag hindi mo tinibaya ng ano mo, wala, masisira ka. Mahirapan ka talaga. Ano lang. Tiwala lang, kaya mo yan. Nalagkasin din. Kaso lang, nag-endo yung yung visa ko, umuwi ako dito kasi hindi na basta nagkaroon ng konting, hindi naman may problem lang sa visa ko kasi nga hindi naman ako talaga dito. Working? Nag-ano na lang ako, nag-decide ako na umuwi na dito kasi hindi nakakuha naman ng konting doon. Ayun, pagka-uwi ko dito, siyempre, pahinga muna, tambay ng konti. May sarili naman naming business nun sa water station. Ayun. So, bumalik ako doon. From there, nag-start muna ulit ako ng ganun. Then, siguro mga 16. Ayun, nagbukas na kami ng sa pila. Ayun. Ayun na nga, yung business na namin. Tapos nag-expanding kami ng mga family business. Ayun. Then ito na, last year lang ito, sinimula namin itong Tope'S Villa.
As a, ano lang muna kasi to eh. As a family, ano lang talaga to eh. Resort lang eh. For amin lang sana talaga. So, saka lang namin open sa public nung ito na. Ayan. Nakakatuwa yung story niya, partner. Kasi, unang-una, di ba the typical teenager na especially pag lumaking meron. Correct. Di ba usually ang ginagawa lang din naman talaga nila is, syempre, ano, nandun ka sa comfort zone eh. Correct. Uh-huh. Actually, siya, kaya niyang, pwede niyang gawin yon, but na-trigger eh. Na-trigger niya yung ano niya na, ay hindi ako pwedeng ganito na lang. So, nag-decide siya na mag-abroad kahit malayo sa pamilya. But then, doon nga niya na-experience na hindi pala ganun kadali. At least ngayon na-feel natin na ganun pala yung feeling ng mga OFW. Kaya ang taas ng tingin namin talaga sa mga nag-abroad, especially nung lumalayo sa pamilya para makapagtrabaho para sa pamilya nila. Sobrang saludo talaga kami sa mga. At saka yung ano ha, yung iba, yan yung hindi nila naiintindihan, yung hirap talaga sa kasi, sa topic kasi yung naalala ko, yung kapatid ko, ganun din eh. Experience niya, wala pa yung pamilya niya doon. Gutom na gutom siya, galing siya sa work. Ang kapal ng snow. Alam mo yung gutom na gutom, bibili lang siya ng pansit kanton. Habang naglalakad siya sa snow, hindi tumulo yung luha niya kasi nagyayelo. Pero tumulo yung luha niya. Sobrang hirap. Okay. Pero ang siguro, Sir Tope, alam mo lahat talaga ng tao talaga, mayroong pinagdadaan ng ganyang hirap or mayroong talagang trigger. Tama ba, Sir? Napasiguro, this is it. Diba? Ito yung dapat na parang tingnan ko muna kung hanggang saan talaga ako. Tingnan ko muna yung personality. Siguro, Sir Tope, second question. Ano yung tawag dito? Ano yung nakapagpa-trigger sa'yo na talagang, ano yung motivation mo na ibig sabihin parang kailangan may bagbago eh. Kailangan may in spite of yung ano ng pamilya mo status. Ano? Sa family din talaga talaga. Usually sa dad ko. Kasi sa although alam nga na ganito kami. Ang dad ko, dyan lang yan. Hindi habang buhay nandiyan yan. Ako, sa mga lola ko din, sa nasabi sa akin, kahit na meron kayo, ano lang yan eh. Dito lang yan sa lupa yan. Pag na wala na yan. Mabilis lang yan. Ang pera ngayon, napakabilis na mawala. Diba? Pag wala ang ano, wala ang motivation sa buhay, mabilis na mawala talaga yan. Doon ako, di naman sa ano, gusto ko lang makakuha ng actually, ano nga lang, napakasimple lang ng ano ko dati. Gusto ko lang makapag-ipon, may mabili lang ako. Parang gano'n lang. Diba? Kagaya ngayon, nag-ano ako eh, may mga collection ako. Paano ko ma-ano yun, kung wala naman lang gagamit, ano diba, kukunan. Hindi naman lagi hingi na lang. Diba? Ayun. Binalance ko na din yung, let's say, collector, tapos business na gusto ko. So, dapat hindi ganun labas ng labas. Ayun. Ang number one talaga, sa family talaga na kailangan yung makita ng family mo na porkit tayo may ganito, meron ka ding vision na makita nila na may ginagawa ka na hindi lang ano, hindi porkit ganito tayo anak eh, ano na lang. Ayun, yun yung akin din doon. So Sir Daryl, parang ibig sabihin pala niyan, siguro sa tingin ko parang naisip mo lang na hindi, kailangan may patunayan din ako. Yeah. Kailangan may patunayan ako, although na pamilya namin, kaya natin, mabubuhay tayo dahil meron ganito. Sabi nga ng lola mo, hindi naman habang buhay nandiyan. Correct. So, kailangan may patunayan ako na by my own, kakayanin ko. Kasi, and for sure, kakayanin mo talaga kasi sa ramdam ko na kung ano yung nangyari sa'yo sa abroad. Kasi, kasi yung feelings, alam mo, totoo, naniniwala ako na mas pinakamahirap kalaban na yung feelings kesa sa physical na katawan. Kasi yung physical na katawan, matulog ka lang. Ano na eh, maano ka na yung recharge. Eh, pero pag nakita mo yung family mo, tas andun ka sa situation na yun, siyempre, ang hirap, di ba? Mag-iisa ka doon, tapos, Parang siguro Sir Darren, naisip mo siguro, hindi ko naman kailangan danasin ito, di ba? Pero kailangan ko pa rin daanan. Ang masarap doon, napagdaanan ko siya, tapos nung naiisip mo siya, lalo kang ma-inspired na mag-motivate na, kasi naranasan ko na ito eh, ayoko na. Yeah. Ayun. So parang, may sabi ko naman sa iba na, ayan yung
nangyari sa akin, ayoko na. Kung nangyari sa pamilya ko, na, kunyari, sa mga magiging anak ko. Mm-hmm. Ito masasabi ko sa inyo. Naranasan ko na yan, ganyan. Mm-hmm. Ayoko ng ranasin yun. Lesson learned. Ikaw, Sir Daryl, ano ba yung pinaka matinding natutunan mo sa buhay? Sa mga experience mo bilang, siyempre, napakabata mo pa rin naman para mag- di ba, only 35 years old and yet, di ba, marami na rin napagdaan. Ano yung pinakamatinding natutunan mo sa buhay na masasabi mo hanggang ngayon yan yung pinangahawakan mo? Na motivation mo or something? Kasi lahat ng dito sa ano, mundo natin, ano lang yung mga bagay lang. Kumbaga, temporary lang. Kung ano man yung natutunan ko, hindi lahat ng bagay dito, ano, nakukuha mo ng basta-basta na lang. Hindi lahat ibibigay sa'yo. Dapat mong maghirapan. Wala, natutuwa kasi ako kasi syempre... Parang na ano, parang natitigilan ka eh. Oo, hindi. Hindi kasi ngayon lang din kasi nabuo sa akin yung story. Kumbaga inaano ko rin yung sarili ko sa nangyari din sa kanya. Kasi di ba nag-abroad din naman ako, di ba? Pero hindi naman ako nagtrabaho. Pero kumbaga, kahit mapawalay, hindi naman sa nagala. Nagsarapuhay! Pleasure. Kahit papalo na ano naman ako doon. Nagtrabaho naman. Pero what I mean is that, totoo nga yung sinasabi niya, iba pa rin talaga pag nasa sarili kang bansa. Yeah. Oo, hindi mo kasi ano yun, hindi mo kasi hawak yung takbo ng utak ng ibang, di ba? Ng nasa ibang bansa, yung mga ano doon, mga locals doon. Lalo na pag yun nga, may boss kang ano, minsan talaga. Mapapano ka na lang. Papaluha ka na lang, bigla na lang talaga luluha yung ano mo. At tutuloy luha mo kasi nagtatrabaho ka. Hey. Na hindi mo nararanasan dito sa Pilipinas. Pero ang matindi nun, Sir Daryl, ang matindi nun, imaginein mo, pagdating dito, teka, hindi ako pwedeng ganyan eh. Tama, pero pagdating dun, pantay-pantay tuloy kayo. Yeah, correct. Tama? So, wala, kailangan mo talaga ano, kailangan mo, siguro talagang kailangan pagdaanan yung mga ganyang bagay. Para at least, yan yung mga matinding magtuturo talaga sa'yo. Di ba, kaya nga sabi nga eh, di ba, experience is the best teacher. Yeah, teacher. Oo. Yan. Hindi mo naman talaga matutunan lahat yung sa school eh. Sa experience talaga yan sa buhay. Yung mga mo, nag-structure ako, hindi ko naman talaga. Pero natutunan ko siya. Kaya ko nang gawin ngayon. Hindi na ka, yung mga, kahit may hirap, at least, natutunan ko siya. Experience ko na rin yun. Kumbaga, wow, nangangasan ko to. Masaya. At least kahit sa mahirap, abroad naman. Nag-construction pero sa abroad. Sabi mga malaki ang sweldo. Maganda rin doon, mga na-meet ko din na katrabaho na na-inspired din na... Totoo ito ha. Yung isa kong katrabaho doon, may kwento ko lang, way back sa Canada. Isa siyang ano dito, banquet assistant, manager. Ano pa ba? Ang dami niya eh. Bakit ka nandito? Gaganda ng buhay mo sa Pilipinas. Boss ka doon. Dito nagpapaka-alipin ka. Siya naman, baligtad ko baga, kasi nanggaling na nga siya doon, gusto niya naman maranasan yung paano maging employee. Ayun. Ayun yung ano niya naman niya sa akin. So, wow, sabi ko. Tapos yung isa naman, pero din eh, parang ang gaganda rin ng mga work nila. Nurse, basta may mga talagang nakapagtapos ng mga ganda. Isa lang din ang ano nila. Maranasan din yung gusto nilang... Aside siguro dahil mas malaki ang sweldo, diba? Let's face it. Mas malaki ang sweldo. Hindi rin eh, kasi... Pero... Kasi pag gando ka sa sweldo, ano lang kami, regular lang kami. Ang mas mahal... Sa bagay kasi... Ang mas mahal... Ito ha, fully... Ito, excuse me na. Ano na kami, sa work ko, ano na kami, full-time kami. Pero ang sinusweldo lang namin, kalahati lang nung nagpa-part-time. Manali, ikaw, citizen ka doon. Ang sweldo mo is $25 per hour, Canadian. But kami, 12 lang. Tama, 12.50. Ganon sa Canada. Palahaan din lang kami. Kami ang full-time, ikaw ang part-time, mas but malaki. But citizen ka, yes. Dahil citizen so, ka. So, lahat ang benefit sa'yo. Yes. Oo, oh, okay. So, tapos, fair. Tapos, tamad pa yung mga. Oo, kami ang gagawa halos. Di ba? Hindi ka kasi ganun, hindi ka kasi ganun kahirap. Di ba, sir? Hindi ka naman makareklamo. Hindi ka makareklamo. Ganun ang batas din nila eh. Ganun sila eh. Gawala lang dun eh. Baka dayuhan lang tayo dun. Correct. Pero alam mo, mabalik ako dun sa sinasabi ni Sir Daryl. Alam mo,
siguro tama yun, sir. Hindi talaga usually din sa pere. Mm-hmm. Meron ka kasing something na hinahanap ba sa buhay mo, sa mm-hmm. sarili mo, na parang gusto mong i-develop, na although nahihirapan ka, pero magbe-benefit siya ikaw. Correct. Kasi may matututunan, may hinahanap kang learning mm-hmm. Na kailangan mong matutunan kung bakit mo ginagawa yung bakit kailangan mo, bakit gusto mong pagdaanan mm-hmm. yung mga ganung bagay talaga. Parang si Sir Daryl, di ba? parang hindi nga, bakit ako magpapaganito eh? Sa Pilipinas naman, ang ganda naman ng ano. Pero kailangan ko itong gawin para ano, para mag-improve mismo din. Ako din eh. Kasi doon ka talaga matututo sa experience na yun. Napasarap po mga kayeses ang aming kwentuhan. Kasi sobrang inspiring po ang pinagdaanan ng, of course, ni Mr. Daryl Tope. Ayan. So, thank you so much, sir, for your time. And of course, for lighting up. For enlightening us. Syempre, for inspiring other other people also, na especially yung mga, di ba, na nakakaluwag-luwag din, di ba, na huwag tayong titigil na kahit nandyan yung pamilya natin, nakakariwasa tayo. But syempre, we have our own dream and we have to work for that dream kasi para din po sa atin. Well, at saka ano yun, tawag dito, kailangan talaga, siguro isa sa natutunan ko kay Sir Daryl, na talagang yun nga, lakasan mo talaga ang loob. Walang ibang magpapalakas ng loob mo kundi sarili mo. Correct. Tapos kung mayroong magpapalakas ng loob, like for the pamilya, nagpapalakas ng loob, doon ka humugot. Kaya meron kang isang rason talaga na kailangan mo talagang pagugutan. Pero again, physically, kailangan ikaw pa rin talaga mag-ano eh. Di ba? Ikaw talaga magpalakas ng loob. Siguro isang last siguro, Sir Dari. Okay. Ano yung pinaka pwede mong i-advise doon sa mga kayeses natin, especially doon sa mga kabataan kagaya natin. Kabataan katulad natin. Batang isip. Yung mga kabataan kagaya natin na gusto nilang mag-umpisa, alam mo yun, gusto nilang mag-umpisa sa buhay, gusto nilang paano yung struggle nila, paano nila lalampasan. Mm. Ano yung mga pwede mong i-advise, pwede mong sabihin sa kanila? Number one kasi dapat, ano ka rin, kapit ka rin sa Diyos, lagi kang hihiling sa taas. Yan din ang number one eh. Kumbaga siya, hindi mo kaya, sa kanya ka rin kumapit. Second, siguro, kung ano man yung status mo ngayon, kumbaga, huwag mong isipin na andyan lang yan. Mawawala at mawawala din yan. Mas maganda, dahil meron ka na, paglagoy mo pa. Yeah. Kumbaga, palagoy mo pa, pagyamanin pa, at pagsikapan pa mabuti. Wow. Ganun. Galing. Nakakatuwa naman. Imagine mo, no? Diba yung mga ganyang... Diba? I mean, malaming tayo natutunan mga kayeses from the experience, of course, of Mr. Daryl. Kaya ito nga, pero alam mo, sa mga kayeses natin, makikita nila na hindi lang yung mga sikat ang mga may experience, hindi lang yung mga... yung mas mga kilalang tao pa na ano. Personalidad. Ang daming, kagaya ni Sir Daryl na nandyan. Pero alam mo yun, sa mga pinagdaanan nila is mag-focus ka lang, pakinggan mo lang mabuti. Definitely meron kang makikitang maganda at meron kang matututunan na pwedeng tumanim sa puso't isip mo. Correct. Kasi kahit ako na-inspire ako. Medyo parang muntik na ako madali. Maling giligyan luham. Alam mo, tatanungin ko pala siya yung pinakamahirap na pinagdaanan. Ako naman, kaya ako medyo nasa-shock din. Nagtataka ka bakit hindi ako makapag-back in. Kasi nakilala ko kasi siya, hindi naman talaga siya ganun. Pero yung ngayon, nagsasalita siya, parang, Daryl ba ito? Parang gano'n. I mean, through experience talaga ang tao, nade-develop talaga. No? In the long run, talagang experience talaga is the best teacher. Correct. At saka yun talaga magpapa-develop ng pagkatao mo. Correct. Maghuhubog sa'yo. Yan, sa pinakamadaling salita. At sa Tagalog, maghuhubog sa'yo. Kaya naman mga kayeses, sana naman pong napaka-inspiring na stories dito lamang po sa Tope'S Villa po dito sa Victoria, Laguna. And of course, we would like to thank Mr. Dan Daryl Tope'S. Thank you so much, sir. And of course, my name is Arky, yung Gigil Travel Vlogger. I'm maghatid sa inyo sa iba't ibang klaseng opportunities. Yeah, and of course, and syempre, alam ko marami po kayo natutunan at na-inspire din kayo ngayong gabi pala na ito. Yes. Yes, of course, my name is JR, your opportunity seeker at bubusog sa mga bawat oras nyo. Hanggang sa muli, mga kayeses.